ay ipakita ng simbahan ang kanyang sarili bilang mapagmahal na ina sa lahat. Anong klaseng ina? Matyaga, mabait, mahabagin, at puno ng kabutihan para sa mga kapatid na nawalan. Merong mga tao na ang tingin sa simbahan ay istrikto, mahigpit. At isa sa mga dahilan ay sapagat nung sila'y nag-umpisan ay grabe ang kanilang pinagdaanan. Ngayon, meron din mga pagkakataon na at ito'y pwede mangyari sa mga kapitista. Nagiging mahigpit yung mga katikista. Lalo tigit kung mga mayroong mga pinalalakad na mga patakarat. Kaya ang tingin sa simbahan ay mahigpit. Mayroong mga bagay na dapat natin sundin pero hindi naman na sa isang paraan na ang dating ay napakasugit at napaka-istrikto. Nais ng ating Santo Papa na ang dating ng ating simbahan ay matyaga, mabait, mahabagin, at puno ng kabutihan. Pinapag-aralan natin ngayon ang tungkol sa indulhensya. Ang ating Santo Papa ay nagbibigay sa atin ng isang mukha ng indulhensya. Sabi niya, sa sakramento ng pagkukumpisal, pinatatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Talagang binubura o sa computer, nilin. Pero, ang kasalanan ay naiiwan ng negatibong epekto sa ating paraan ng pag-iisip at pagkilos. Halimbawa, kung paulit-ulit na ginago mo na itong kasalanan ito, iba ang iyong ugali kaysa ang isang taong hindi gumagawa ng kasalanan iyon. Apektad magiging habit at hindi lamang habit. Doon mismo sa kaibuturan ng ating puso, merong nangyayari ng defect. Pero, sabi ng Santo Papa, pati ito ay pinahihilo ng Diyos. Pero ang awa ng Diyos ay mas malakas kaysa doon sa negatibong epekto ng ating pagkakasala. Sa pamamagitan ni Kristo, ang sabi ng Santo Papa, naabot ng simbahan ang mga salanang pinatawad at pinalalaya siya sa anumang latak na naiwan bunga ng pagkakasala. Dahil dito, siya ay pinalalakas na tumilos ng may pagmamahal, lumago sa pag-ibig, sa halip na muling umalik sa pagkakasala. Meron, ito ay isang bagong mukha na ipinakikita ng ating Santo Papa. Hindi naman niya tinatanggal yung ibang mukha. Ang unang mukha na pag-ating pagkaintindi sa indulhensya ay yung pag ikaw ay tumanggap ng indulhensya, yung iyong dadanasin na paghihiram sa purgatorio ay mawawala o kaya'y mapapawas. Yung mga kapatid at mahal natin sa buhay, kung sila ay ating ipinagdadasal at yung bunga ng ating indulhensya ay ating ipiputukol sa kanila, sila rin ay yung kanilang nararanasang paghihiram doon ay mawawala o mapapawasan. At kung ito'y mawala, ikaw ay diretso na pupunta sa langit. Pero, kinakailangan mo pang maghintay nang ikaw ay mamatay bago mo maranasan ang bunga nito. Samantalang, ang bunga ng indulhensya ay mararanasan mo rin at mapapakinabagan mo habang ikaw ay narito sa lupa. Papaano ito, yung negatibo epekto ng ating pagkakasala
yung latag ng ating pagkakasal. Yan ay hinihino ng ating Panginoon Diyos. Nakalagay dito, tayo ay pinalalakas. Kaya dito pa lamang sa lupa, ay nararanasan na natin yung bumabang indulgensya. Natutulungan tayo lalong magpakabuti, lalong magmahal, lalong magpatawad. At ito ang binibigyan ng pansin ng ating Santo Papa upang huwag na tayong muling bumalik sa pagkakasala. Dito pa lamang sa lupa, nararanasan na natin ang bunga at pakinabang ng indulgensya. Paano natin tinatanggap ang indulgensya? Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga iniatas na gawain at pagpasok sa banal na pinto. Dito sa tatlo. Pero kung tayo ay papasok din sa pinto ng awa, na hindi naman natin sinusunod yung mga kinakailangan, ito'y baliwala rin. Ano yung mga kinakailangan? Mga patakaran upang matanggap ang indulgensya. Dapat ang mananampalataya ay nasa kalagayan ng grasya. Ano ito? Nasa kanya ang Diyos. Lumayo siya sa kasalanan. Dapat meron siyang buong pagtakwil sa kasalanan. Pati yung mga kasalanan binyal, pati yung mga kasalanan hindi mabigat, itinatakwilin ito. Dapat nakapagpupisal ang kanyang mga kasalanan at tumanggap ng banal na kumunyon at dapat din niyang ipagdasal ang intensyon ng Santo Papa. Pero ang pinaka-crucial na element po rito ay yung pagtakwil sa kasalanan. Itong dalawang elemento nito, nasa kalagayan ng grasya at pagtakwil sa kasalanan, ito'y isang buo. Isang buo na habang patuloy mo itinatakwil yung iyong pagkakasala ay lalo naman yung tinatawag na latak o yung negative na epekto ng pagkakasala, ito ay unti-unti nawawala dahil sa ating parbagang kinukontra natin yung ating pagkagusto sa pagkakasala. Sa madaling sabi, dito pa lamang sa lupa ay inilalapit na natin yung ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Yung meron tayong pagtingin sa langit na mararating na lang natin yung langit pag tayo naman ay na. Ay paano pag dito sa lupa? Ay wala lang. Hindi naman po yun magic. Makakarating tayo sa langit pagkatapos ng kamatayan kung dito pa lamang sa lupa, tayo ay nasa langit na. Ayan ang bagay yung langit. Ang langit ay tayo'y kapiling ng Diyos. Alisin mo yung kapiling ng Diyos, wala din yung langit sa kabilang mga. Dito pa lamang sa lupa, kapiling ng Diyos, pag namatay, kinakailang mamatay eh. Pero pagdating sa kabila, kapiling pa rin ang Diyos. Hindi yung dito sa lupa, wala sa Diyos, namatay, magiging kapiling ng Diyos. Ano yan? Magic. So hindi tayo yan, hindi ganyan kumilos ang Diyos. Lupa may langit na rin sa pamamagitan ng ating pagiging kasama ng Diyos dito pa naman sa lupa. Kung kaharap ng Diyos ang mabigat na kasalanan, ang tugon ng Diyos ay ang masaganang awa. Kaya po, itong bibigyan natin ito ng pansin, ha? Ako ay makasalanan. Ano ang pagtingin sa akin ng Diyos bilang makasalanan? Awa. Awa. Ang awat ay laging masikip kaysa anumang kasalanan at walang sino man ang makapipigil sa Diyos na laging handang magpatawad. Sa halip na tanda ng kanyang kahinaan, ang awa ay tanda ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ito po ay napakagandang pagnilayan natin
sapagkat meron tayong paningin at pananaw, ako'y makasalanan, nasa harap ko ng Diyos. Ano ang pagtingin sa akin ng Diyos? Dapat tumanggap ng parusa. Kaya marami ang natatakot sa Diyos. Marami ang may takot sa Diyos. Paano ka mapapalapit sa Diyos kung itong iyong kinatatakutan mo? Saan ang galing yan? Eh, kasi itong maliit pa, sabi ng nanay, huwag kang gagawa niyan. Kahit hindi ko nakikita, nakikita ng Diyos, talaga, parurusahan ka ng Diyos. Kaya ang Diyos ay ginamit ng nanay na pang-disiplina. Ang Diyos, kakamot-kamot, ginamit na naman ako na pang-disiplina ng nanay na ito. Kayo ba, lumaki na may takot sa Diyos. Sa tuwing nakakagawa ng pagkakamali, naisip, parurusahan ako. Pinabago ng Papa sa harap, kung kaharap ng Diyos ang mabigat na, hindi lamang kasalanan, ang mabigat na kasalanan, ang tugo ng Diyos ay masaganang awa. At sinasabi pa dito, ano man ang kasalanan, kahit ito yung mabigat, mas matindi, masigit ang awa ng Diyos. Ito yung mensahe kayong bananag. Sana kahit man lamang ito ganitong pananaw ay makapagbago sa atin na paningin natin sa Diyos. Tatlong bagay ang pwede natin sabihin tungkol sa Diyos. Una, sa harap ng Diyos, wala tayong dapat na ikatakot. Bakit? Awa nga eh. Pangalawa, sa harap ng Diyos, wala ako may pagmamalaki. Ano may pagmamalaki? Panginoon, ayaw ko na may katikista. Ayuma, kaya ka naging katikista, ay tinawag ka ng Diyos. Pag hindi ka tinawag, hindi ka katikista. Yung kalaman mo na itinuturo, galing din sa Diyos yun. Kaya ka nakakapunturo, eh dahil ikaw ay buhay, galing din yan sa Diyos. Kaya sa harap ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki. At pangatlo, sa harap ng Diyos, wala tayong dapat na patunayan. Anong dapat natin patunayan? Eh, makasalanan na nga tayo, eh, patuloy tayong dato. Sa halip, tayo makasalanan, pero hanggang ngayon, tayo buhay. Yan. Sa harap ng Diyos, wala tayong dapat na katakot, wala tayong dapat na patunayan, at wala tayong dapat na patunayan. Kaya itong dapat natin katakot, ikatakot natin ang ating pagiging makasalanan. Yung pag-pride. Yung pag, ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglayo sa Diyos. Hindi lumalayo sa atin ang Diyos, tayo ang lumalayo sa Diyos. At pag tayo, bawa, ang Diyos ay liwanag. Kung tayo lumalayo sa liwanag, saan tayo pumunta? Sa dilim. Tapos, may naroon sa dilim, sisisihin mo ang liwanag. Iniwanan ako ng liwanag. Hindi. Tayo ang lumayo sa liwanag. Kaya tayo nasa dilim. Ang Diyos ay buhay. Kung tayo lumalayo sa buhay, saan tayo pumunta? Abay, di sa kamatayan. Tayo ang nagdadala ng parusa. Tayo ang nagdadala ng kapahamakan. Yan ang ikatakot natin. Ikatakot natin yung mga desisyon natin na naglalayo sa atin sa Diyos. Sapagat pagmalayo tayo sa Diyos, lahat ng kapahamakan ay mapapa sa atin, hindi dahil gusto ng Diyos, kundi tayo ang nagdadala ng ating sarili sa kapahamakan. Ito naman ang ginagawa sa akin ng Diyos bilang tanda ng kanyang awa. Ito,
galing sa awit. Ang lahat ng kasalanay, siya ang nagpatatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot ng lahat. Sa bigit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya tapat. Yan ang ginagawa ng Diyos. Ano pa ang ginagawa ng Diyos? Panig sa naapi kung siya'y humato. May pagkaing hangga sa nagugutom. Pinalayan niya ang mga nabihan. Isinasauli paningin ng bulan. Lahat ng inapi ay tinataas. Ang mga hinirang niya ay dinilingap. Isinasanggalan ang mga dayuhan sa lupain. Nila'y doon tumahan, tumatahan, tumutulong siya sa palot o bina. Makitaas ng kamay ng mga balong. Yan. Oh. Bakit mga palo'y nakangiti? Ano yung sabihin nakangiti? Ay, salamat, malaya na. Kasi na, sino mga may asawa? Sino mga palo? Nakangiti. Alam ko na kung bakit kayo nakangiti. Nakalagay dito, tumutulog siya sa mga palong. Yan. Tumutulog sa mga palong. Galing sa awit. Ngayon, meron pa tayong tinatawag na pilgrimage. Ngayong darating na taon, magkakaroon tayo, 2017, magkakaroon tayo dito sa ating diocese ng San Pablo ng mga pilgrimage churches. Tayo ay pupunta doon upang magdasal. Pero ang pinaka primary pilgrimage church ay yung simbahan natin sa Roma. Yung Church of St. Peter. Hindi kaya ng Papa na pumunta doon. Pero makakaunti naman yung makakapunta. Kaya sa halip na pumunta doon, ay pupunta tayo sa pilgrimage churches na i-announce sa darating na taon. Ang pilgrimage o paglalakbay ay sumasagisan sa paglalakbay ng bawat isa sa buhay. Naway ang paglalakbay nito ay bagong simula ng pagbabagong loob, hindi pasyal. Yung tawag doon sa Holy Week. Ano ang tawag sa Holy Week yung pumupunta sa ibang lugar? Bisita Iglesia. Ang bisita Iglesia ay paglalakbay, maging simula ng pagbabagong loob. Kayo din ba ng bisita Iglesia? Pasya. Yan. Reminder ha, sa susunod na Holy Week ha, pag sinabi yung bisita Iglesia, paglalakbay, pagbabago, loob, hindi pasyal. Sa darating na mga pilgrimage natin, sa darating na taon, 2017, ito rin ay pilgrimage simula ng pagbabago loob. Sa pagpasok sa banal na pintuan, matatanggap natin ang lakas na yakapin ng awa ng Diyos. Mga hakbang upang pagod ang awa ng Diyos. Ano ba yung mga dapat natin gawin? Yan, galing din sa banal na kasulatan. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatol. Huwag kayong magparusa at hindi kayo marurusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, gustong takal, siksik, lingding at umahabaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Galing kay San Lucas. Buksan natin ang ating mga puso sa mga nakatira sa laylayan ng lipunan. Pagalingin ang mga sugat, magdulot ng ginawa at sila'y naawaan. Ito yung mga panahon. Ngayon, na panahon taon ng awa, meron tayong mga tinatawag na works of mercy. Ito yung mga gawain ng awa sa pangangailangan pangkatawan.
At ito, pagpapakain sa mga nagugutom, pagpapainom sa mga nauuhaw, pagpapadamit sa mga uban, pagpapatuloy sa mga walang matuluyan, pagdalaw sa mga may sabit, pagdalaw sa mga binanggo, at pag-inibig sa mga tumanaw, pangangailangan pagkatawan. Sasabihin mo, wala naman akong kwarta, wala akong pera, merong isang pangangailangan na hindi kinakailangan ng pera. Pangangailangan, pangkaloob. Pagtuturo sa mga walang alam, yan, gawain ng katipis na yan. Pagpapayo sa mga naguguluhan, pagbawasto sa mga nagkamali, pagpapasensya sa mga nagkamali, pagpapatawad sa mga nagkasala, pag-alo sa mga nabigyatan sa buhay at pananalangin para sa mga buhay at mga patay. Ito po, simple lamang, pero napakahalaga. Bakit? Ito ang mga pamantayan sa pag-uukom sa atin na Diyos. Sa huling pag-uukom, hindi may tatanong, ikaw ba yung katikista o hindi? Ay, ako po yung katikista. O ano yung mga ginawa mo sa mga nauuhaw, sa mga nagugutom, ito mga ito. Ikaw ba ano, ay ako po yung bispo. Bispo po ka na San Pablo. Ako nga po ay nagsalita tungkol sa ati. Awa. Ah, ganun baga. Kasabihin ng Diyos, ikaw ba kay ano, magpainom, ikaw ba'y nagpakain, lahat ito. Ito ang magiging pamantayan. Bakit? Sapagkat ganito tayo kinahabagan ng Diyos. Yung ating pagkain, ganito galing sa Diyos. Yung tubig, ganito galing sa Diyos. Yung bahay, damit, lahat ito, galing sa Diyos. Ano gagawin? Pwede ipadadalo, ibabahagi. Yung ating panaman, galing sa Diyos. Kaya ito, lahat ito ay galing sa Diyos, ibinibigay sa atin ng Diyos upang ipadama sa atin ang kanyang awa at nais ng Diyos na tayo'y maging katulad niya. Sino gusto maging katulad ng Diyos? Yung iba'y gusto maging katulad ng demonyo. Paano magiging katulad ng Diyos? Hindi ko kaya maging katulad ng Diyos. Hindi ako makapangyarihan. Hindi ko kaya mga kababalaghan. Hindi ko kaya yung mga maluwalhati. Hindi ko kaya gumawa ng milagro. Hindi naman yan ang hinihingi ng Diyos eh. Ang hinihingi na ng Diyos upang maging katulad niya ay itong mga works of mercy. Spiritual works of mercy and spiritual and corporal works of mercy. Gawin ninyo at kayo magiging katulad ng Diyos. Halimbawa, merong nakasakit sa inyo, inyong inunawa at pinatawad. Anong sinasabi nito pinatawad ninyo? Ay, salamat sa Diyos. Merong nagkakailangan ng tulong, itulungan ninyo. Anong sabi? Ay, salamat sa Diyos. Oh! Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ninyo. Dali sabi, kayo'y nagiging katulad ng Diyos. Bakit si Jesus, mula sa kanyang pagka-Diyos, ay naging tao upang ipakita kung paano tayo bilang mga tao ay magiging katulad ng Diyos. Ano ito? Apart ito yung spiritual and corporal works of Diyos. At panghuli, ang simbahan ay napapalibutan ng mga banal. Ang kanilang kabanalan ay tumutulong sa ating kahinaan. Ipinadadaloy ng simbahan ang lahat ng mga bunga ng pagliligtas ni Kristo upang ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos ay makarating sa lahat. Ang bawat isa sa atin ay mayroong mga patron. Kayo ay deboto ng ano-ano mga santo. Sino sa inyo ang mga deboto ng mga santo? Aba, ikakaupi.
ako, deboto ng maraming santo. Sino yung mga santo na, siyempre, ang Paolo Berhen, si San Jose, si San Agustin, si St. John Mary Benet, yung patron ng mga pari, si St. Francis, ang dami-dami niyan. Anong kaugnayan ng mga santo sa atin? Una, ang mga santo ay nagbibigay ng mabuting halimbawa. Pwede pala sapagkat kaya niya, ginawa niya. Pangalawa, ipinagdadasal tayo ng mga santo. Ipinagdadasal tayo ng mga santo. At pangatlo, ipinagdadasal tayo ng mga santo, hindi lamang yung ating mga kahilingan, kundi upang tayo'y maging katulad ng Diyos, katulad ni Jesus, sapagkat ang mga santo, sila'y naging santo, sapagkat sila'y tumulad kay Jesus. Kaya po, kung meron man kayong dami kong nasabi, yung sinabi ko, hindi angin, galing nyo sa Papa. Kung meron man, gusto kong paunin ninyo sa talk na ito, edi yung pinaka-title, Pag-imawain katulad ng Diyos. Kalimutan nyo ng lahat. Tandaan lamang, pag-imawain katulad ng Diyos. Pag ito'y ginawa nito, natin lahat, yung kaligayahan ng Diyos ay mararanasan natin. Yung pagmamahal ng Diyos ay mararanasan natin. Yung mapayapaan ng Diyos ay mararanasan natin. Bakit? Ay sapagkat ay katulad din ng Diyos. Maging mawain katulad ng Diyos. Be merciful like the Father. Maraming salamat po. Maraming po salamat, Bishop. Napakaganda po ng inyong ibinahagi. Father Ed, ano po ang inyong natutunan sa ibinahagi ni Bishop? Hindi at natin. Maraming sinabi si Bishop na napakaganda. Mapupulutan natin ang liwanag at gabay sa buhay natin. Hindi lamang bilang mga katikista, kundi bilang isang mamamayang Kristiyano na ating bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat sa inyo, Bishop, sa inyong binahagi sa inyo. Talangin po natin dito. Kaya ako'y nagbabahagi, iniisip ko lamang na ako'y isa rin katikista. O palakpa kayo naman sa Bishop. Father, tayo po ay magtanong dito kung may natutunan sina sisters and brothers. Yes. Isang pangungusap, isang talita, ano po ang inyong natutunan sa ibinahagi ni Bishop, Sister. St. Francis of Assisi, mapagpatawad kagwaya ng Diyos. Palapakan po natin maging mapagpatawad kagwaya ng Diyos. Sabi ito si Sister Georgie na sa Pedro. San Antonio, ano hong nakuha nila na kita niyo magandang araw doon sa sinabi ni Bishop? Magandang umaga sa lahat. Sa dami ng ibahagi ni Bishop, ang isa sa tumingo sa akin na ang awa ng Diyos ay sa kabila ng kahinaan ng isang tao ay ano man ang kanyang kasalanan, mas makapangyarihan at awa ng Diyos. Kaya pumasok, habang nagsasalita kami ng si Bishop, pumasok sa akin, pasensya na ako kung mahaba-haba ito, pumasok sa akin kasi kami, may gagawin kami pilgrimage. Tapos, ang isa kasi sa hinihingi sa amin bilang pilgrims ay ang umpisal. Pero meron gustong sasama na hindi sila kasal at ano lang, kaya pero naisip ko, kasabi ko,
Pero ang isa sa requirement mag-umpisan, eh hindi naman dapat mag-umpisan ang nakikiapid o nakuha ng father, gano'n. Kaya ngayon, nung ibahagi ni Bishop yung tungkol sa mas makapangyarihan ang awa ng Diyos, bahala ng Diyos kasi yung taong yun, siya gusto makasama sa pilgrimage namin ito. So yun po. Galing. Salamat, Sister Georgia. Father, dito meron pa rin po magbabahagi. Ang natutunan ko po dito ay sa paggawa ng spiritual works of mercy and corporal works of mercy, tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoong Diyos. At gusto kong batiin ang nag-sister sa akin na nagpahayag ng kanyang paniniwala. Agree po ako sa sinabi ninyo. Salamat po. O Father, meron pa po niyo gusto mabahagi. Yes, dito. Volunteer siya. Sister, ano pangalan niyo, sister? Ako Gonzales, Chair of St. Peter, Balibago. Maganda umaga po sa inyo lahat, mga katikista. Sana nabinig natin yung sinasabi ng obispo na meron mapagpatawad ng katikista at huwag malupit na katikista na saway na saway lang sa pagtuturo. Sapagkat meron mga katikista na ganoon, hindi marunong magpatawad sa ating kapwa katikista. Yes, po yun. Maganda umaga po. So, sister, may hugot, Father. May hugot siya. May hugot. Siyempre, Father. May kalalitan niya tayo hugot mo. Meron po tayong magbabahagi naman from our student catechist, si Nikki. Nikki, ano ang tumi mo sa'yo sa mga napakagandang sinabi ni Bishop? Yung sa akin po, ano, bilang katikista, kailangan, hindi kailangan. Bilang katikista, may mga sakripisyo tayong ibinibigay para lang maibahagi natin kung ano yung kailangan o mas maikabubuti ng mga estudyante natin o ng mga batang tinuturuan natin. Salamat, Ate Nini. Father. Yes, dito naman tayo sa mga student katikis natin. Hihali ka rin. Ikaw pinatawag. Katikista, hindi dapat nahihiya, hindi natatakot. Anong pangalan mo? Ano? Sa kanila ka mag-saltaw sa'yo? Iron po. Okay. Ano Iron na kuha mo sa sinabi ni Bishop? Yung nakuha ko po sa sinabi ni Bishop is, ano po, kailangan po maging merciful po tayo bilang isang kabataan or bilang isang po. Maraming salamat. So meron po tayo dito isang brother na magbabahagi. Brad, ano po ang inyong natutunan sa sinabi ni Bishop? Ang ating Diyos ay tunay na mahabagin. At sabi po nga ni Bishop, ay taligtan ang kasalanan kahit yung maliliit. Ang kasalanan ay yung paglayo sa ating Diyos. Ibig sabihin, kung gumagawa tayo ng kasalanan, humahakbang tayo ng palayo. Kaya anong dapat natin gawin? Mag-umpisal tayo. Kung humahakbang tayo palayo sa Diyos, isang hakbang lang ang hinihintay ng Diyos, ay tanggap niya tayo. Yun lang po, sister. Salamat po, Brad. Father, wala bang madre? Madre, ang gusto mo. Ayun, si sister. Sige po, Father. Si sister na. Parang ayaw tumingin sa akin. Nakita niyang papunta ako sa kanya. Ba? Para naliliit si sister. Hello, sister. Kanina nakita kita ron. Magkatabi tayo nag-almasal. Anong pangalan ninyo, sister? Sister Rosalia po. Okay, Sister Rosalia, pwede mo ba kayong tumayo? At sabihin niyo mo sa kanila, sa madlang tao na ito, anong natutunan ninyo, na-pick up ninyo? Be merciful like the Father. Kaya nga sa pakikipag-ugnayan, kahit kanino, bata, matanda, o profesional man o hindi, ay pairalin lagi sa sarili. Sa akin, ang pagiging mahabagin. Okay, maraming salamat, Sister. Sister Alice. Okay, Father, maraming pong salamat sa mga nagbahagi. Yes. So ngayon,
ngayon po tayo ay maghahanda na sa pagdiriwang ng banal na misa. Pinapaalala po sa mga katekista, yung mga magkukomunyon daw po ay huwag nang kakain dahil sa 1 hour fasting. Kung hindi naman pa kayo, kung hindi naman po magkukomunyon, pwede pa po kumain hanggang 10:30 habang hindi pa nagsisimula ang misa. So muli po ay tinatawagan natin ang isang special number mula po sa Lisset de Mamadin. So mamaya daw po sa Lisset de Mamadin after po na so after daw po ng lunch. So ngayon po sa ating paghahanda po sa Santa Misa ay yung mga mag-CCR po, yung mga iinom ay pwede naman po. So ngayon po ay meron po tayong mixing song practice. Yung po magsasalmo, tinatawagan po dito yung magsasalmo. So practicein po natin yung salmo para mamaya lahat po tayo ay makakaawit. Nasaan po ang salmista? Hindi po ako. Parang awa nyo na. Thank you.